ito ay isang misteryoso at nakakatakot na kwento tungkol sa mga laruang nakalimutan at itinapon na nirahan sa libingan ng laruan. Sa pamumuno ng manikang prinsesa na si Bella. Anong ginagawa mo at hindi ka nakasindi ng ilaw? Maligayang kaarawan, manikang prinsesa! Ngunit naluwas sa nakakatakot na itsura dito, lahat ng mga laruan ay nagmamahalan gaya ng isang pamilya. Ngunit minsan ay nakakaramdam ng gayong kaligayahan. Si Bella ay madalas nakatingin sa kaharian ng diwata at naalala ang nakaraan. Maraming taon nang nakakalipas, siya ang paboritong manika ng maganda at mabait na prinsesa na mahilig mangolekta ng mga laruan. Si Violet, sa kaharian ng diwata mayroong isang kwento na kung ang may-ari ay may sapat na pagmamahal at pag-aalaga sa kanyang laruan, ang mga laruang iyon ay mabubuhay. Hindi man malinaw ang realidad ng kwentong ito, pero para sa mga bata, gusto nilang magkatotoo ito, kabilang si Violet. Sa makatuwid, palaging sinasabi ni Violet ang kanyang mga iniisip at nararamdaman sa mga laruan, lalo na si Bella. At nakatulong ito sa mga laruan na magkaroon ng buhay. Ngunit ayon sa hindi pinag-uusapang patakaran ng mundo ng laruan, hindi dapat malaman ng mga may-ari na may kaluluwa ang mga laruan. Kapag nagkamali, mababaliktad ang ayos ng kaharian ng diwata. Dahil lahat ay magsasaya sa mga laruan, walang tunay na kaibigan at napabayaan ang trabaho. Kaya gusto ni Bella at ang mga laruan na makipag-usap, ngunit hindi nila dapat masira ang patakaran. Hanggang isang araw, si Bella at ang mga laruan ay nagising. Nakita nila ang kanilang sarili sa nakakatakot na kahon. Lumabas sila sa kahon. Natagpuan nila ang kanilang sarili sa harap ng lumang bahay na gawa sa kahoy. Nasaan to? Nasaan si Prinsesa Violet? Iniwan na ba tayo ng prinsesa? Nang marinig ang bagay na ito, si Bella, isang maamo, matalino, mabait at positibong prinsesang manika, ay tumayo para tiyakin sa lahat. Huminahon kayo! Pagkakamali ito! Hanapin natin ang daan pabalik sa kastilyo para malaman. Ngunit kahit na nalampasan nila ang mga paghihirap para bumalik sa kastilyo, ang katotohanan ay malupit. Nadama ni Bella na nadurog ang kanyang puso. Ngunit sinubukan pa rin niyang maging malakas upang matulungan ang mga laruan sa pagkabigla at humanap ng ligtas na lugar para sa kanila at maiwasan ang mga ligaw na hayop. Matapos ang ilang araw ng pagsisikap na hikayatin ng lahat, nagpunta si Bella at ang iba pa sa liblib na libingan. Nagsimula silang magtayo ng maliit na kaharian para sa mga itinapong laruan at mula roon pumunta sila para magdala ng mga iba pang mga laruan at patuloyin sa kaharian. Paglipas ng taon, tinanggap ng kaharian ang isang bagong laruan na nagngangalang Lily at ito ang parehong laruan na pumalit kay Bella. Bagamat tila naiinis si Bella at hindi kasing init ng iba pang kaibigan, bilang pinuno ng kaharian, tinanggap pa rin ni Bella si Lily. Maligayang pagdating sa libingan ng laruan, ang lugar para paggalingin ang puso ng nalilitong mga laruan sa... Salamat! Handa na ako sa isang bagong buhay. Tila ito yung masayang lugar. Nagulat si Bella sa ugali at asa ni Lily. Dahil madalas ang ibang laruan kapag dumating dito, malungkot sila sa unang mga araw. Hindi tanggap ang katotohanan na sila'y iniwan, ngunit si Lily ay tila natural at palakaibigan. Natuwa si Bella na magkaroon ng ganoong optimistikong laruan. Di nagtagal na pagtanto ni Bella na kakaibang ikinikilos ng kanyang bagong kaibigan. Halimbawa, laging masaya si Lily na magkaroon ng mga bagong kaibigan, ngunit pagkatapos ng pag-uusap, ang ibang mga laruan ay pagod at mabigat. Ang ilan sa kanila ay lumalabas pa ng libingan sa gabi. Nang sabihin nito ni Bella sa iba pang mga kaibigan laruan, iniisip nila na si Bella ay may galit kay Lily, ngunit si Lily ay masayahin at masigla. Habang nag-iisip at nakabalik si Bella ng mas maaga, nakita niya si Lily na naghahalongkat sa kanyang kwarto at nakita niya ang regalong ibinigay ni Violet sa kanya noon na maingat na nakatago sa aparador. Yun pala, ang marangal na taong mukhang gustong magsimula ng bagong buhay kasama ang mga taong tulad nitong si Bella, ang manikang prinsesa, ay peke! Nakatago pa din ang gamit ng dati niyang may-ari na iniwan siya, dito! Bakit? Alam mo ba na ang bagay na ito ay binigay ng dating may-ari sa akin? Dahil sa tagal kong nakasama ang may-ari sa atin, nakita ko kung gaano kakamahal ni Violet at kung anong meron sa inyong dalawa. At kahit itinapon na siya ni Violet, bakit hindi pa rin akong kayang mahalin ni Violet tulad mo? Kahit lumipas ang maraming taon na magkasama, sa wakas ay iniwan ako ni Violet. Hindi ko alam kung anong nangyari sa inyo ni Violet. Ngunit paglipas ng mga taon, natutunan kong tanggapin ang iniwang nakaraan. Igalang ang bagong buhay niya at gumawa ng bagong buhay ng mas mabuti kaysa dati. Kasinungalingan! Walang masama sa laruan na may sama ng loob sa may-ari na nagtapon sa kanila. Sila ang nasa lugar dati, kaya kami tinapon ng ganun. Kailangan natin silang ipaghiganti kaysa patawarin.
narinig ng iba pang mga laruan ang ingay at tumakbo sa kanila para tignan ang sitwasyon. Nandito nang lahat. Gusto ko ibahagi sa kanila ang sekretong kwento ng bagay na ito. Pagkatapos, ikinwento ni Lily ang pagtatalo nila tungkol sa mga laruan, pati na rin ang pagpukaw sa pagdurusa sa kanilang mga dating may-ari. Higit pa, pinipilit si Bella na sirain ang regalo. Kung iniingatan niyang regalo, malalim pa rin ang nararamdaman niya sa may-ari nito. At kung isang araw bumalik si Violet at kunin siya, hindi siya mananatili kasama ng lahat para itayo ang lugar na ito. Tama? Ako'y... Totoong sinabi ni Lily. Bella, sirain mong bagay na yun para patunayan ang tiwala ng lahat. Tama! Tama! Patawad. Dahil kahit may bagong buhay ako dito, pinapahalagahan ko pa rin ito. Mga alaala bilang isang motibasyon para tulungan akong sumulong. Dahil kung hindi ako inalagaan ni Violet noon, hindi ako magkakaroon ng lakas ng loob na pumunuan kayo tulad ng ginagawa ko ngayon. Gayunpaman, ang tiwala ng mga laruan ay nasubok sa mga sinabi ni Lily, na itinatago pa rin ni Bella ang regalong bilang pagnanais na bumalik sa kanyang dating may-ari at iwanan sila. Kaya naman sa galit nila, karamihan ay sinuportahan nila si Lily at nagpa siya na huwag makinig sa paliwanag ni Bella. Sinunod din nila ang hiling ni Lily na arestuhin si Bella at kanyang mga taga-suporta at samahan si Lily para magiganti sa mga dating may-ari. Pagkatapos ang pagtiyak at pag-iisip, nakahanap si Bella ng paraan palabas sa taas. Bagamat nalulungkot siya, hinati niya ang bagay sa dalawa upang makahanap ng paraan para umakyat at tuluyang makatakas. Kung galit na galit si Lily kay Violet, pupunta sila sa kastilyo ni Violet. Halika, tignan natin! Gaya ng inaasahan ng gulo ang grupo ni Lily sa buong kastilyo, kung saan ginaganap ang pagdiriwang. Nang sinusubukang pigilan ng ibang kaibigan ni Bella ang iba pang mga laruan, nahanap ni Bella si Lily at kinausap ito. Gayunpaman, habang nag-aaway ang dalawa, natapo ng paso ng bulaklak. Princess Violet! Princesa Violet, ayos ka lang? Ayos lang ako, pero parang may narinig akong tumatawag sa akin. Si Bella naman nang makitang kinabahan si Lily kay Violet, naunawaan niya sa wakas ang lahat. Lily, ang mga kilos mo ay dahil mahal na mahal mo si Violet, na nagbunga ng matinding poot. Hindi! Bakit ka nag-aalala kay Violet? Ako? Lily, kung alam mo lang maghiganti, ikaw ang mas maghihirap. Sa buhay, kailangan nating magpatawad at matutong tumanggap ng pagbabago para sa ikabubuti. Hindi ba gusto ko rin ng mga tao sa libingan ng laruan? Sana'y bitawan mo ng nakaraan at samahan mo ko sa muling pagbuo nitong buhay. Naintindihan ko na. Ngunit habang nag-uusap sila, ay may nakitang kahinahinalang anino ang isa sa mga kawal sa itaas at tinutukan nito. Buti na lang at dumating si Violet para iligtas sila. Princess Violet, hindi ko alam na nandun ka, kaya... Maliit na gasgas lang at... May mga gagawin ako dito. Patuloy mong panatilihing ligtasan lahat. Matapos makitang umalis ang mga kawal, nakipag-usap si Violet kina Bella at Lily. Hindi ko inaasahan na makikita ko kayo dito pagkatapos ang pinsala sa inyo. Pero huwag kang matakot at kausapin mo ko. Hindi ko kayo sasaktan. Princess Violet! Yun pala, nakita ni Violet ang anino ni Bella at Lily kanina, kaya dali-dali siyang umakyat para alamin ang nangyari at nakita ang pag-uusap ng kanyang mga laruan. Naalala ito ni Violet nung bata pa siya, palagi siyang binibigyan ng maraming laruan ng maharlikang pamilya at mahilig siyang mangolekta ng mga ito. Bagamat mahal sila ni Violet, napagtanto niyang gusto din sila ng mga mahihirap na bata, kaya natuto siyang magbigay at magbahagi ng magagandang bagay sa lahat. Kaya ibinigay niya mga lumang laruan sa bahay ampunan kung saan may mga taong mas mahal ang mga laruan, pati na rin para mabigyan ng mga laruan ng bagong buhay. At ngayon, nasa isang piging ako para ibahagi at ipamigay ang mga laruan ko. Nang biglang may nangyari at napagtanto ko, isa ako sa dahilan sa likod nito. Patawad, hindi ko alam ang kwento sa likod nito at sinisisi ko ang prinsesa sa pag-abandon na sa akin. Ikinalulungkot ko rin. Hindi ko inaasahan ang mga ginawa ko ay magdudulot ng malalim na sugat sa inyo. Lalo na kay Bella. Sa unang pagkakataon na inihanda ni Violet ang mga gamit para sa piging, sa sobrang kaba ng prinsesa ay hindi sinasadyang nagkamali siya ng paghahakot at dinala si Bella sa ampunan ng hindi alam ni Violet. Sa
panahong iyon, pumunta si Violet sa maliit na bahay para hanapin si Bella. Ngunit hindi niya na ito makita, kaya binigyan ng maharlikang pamilya ng manikang si Lily. Ngunit naalala pa rin ni Violet ang kanyang manikang prinsesa. Huwag kang malungkot dahil hindi kita sinisisi at kahit anong nangyari sa nakaraan, naniniwala ako na magiging maayos ang buhay ninyo ni Lily. Salamat! Kung gusto mong manatili dito, handa akong tanggapin kayong lahat pabalik. Siguro. Pipiliin namin bumalik sa libingan ng laruan at ipagpatuloy ang aming paglalakbay kasama ka. Sige, naniniwala ako sa inyo at pangakong ililihim sa lahat ang kwento ng mga laruang may kaluluwa. Sa huli, sinubukan ni Lily na tipunin ang mga laruan at humingi ng tawad sa mga ito para sa kanyang pagkakamali kay Violet at Bella. Bukod dito, salamat sa tulong ni Violet, pwedeng pumili ang mga laruan na manatili sa palasyo at sa mga bagong may-ari o bumalik sa libingan. Hindi! Hindi pwede! Tulungan mo ako! Matapos ang matinding laban kay Melinda, muling namuhay ng payapa si Lucy at Adam at ang kanilang mga pamilya. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang kaligayahan. Isang araw, may misteryosong pamilya ng mangkukulam ang lumipat sa tabing bahay nila Adam. Palagi silang nagpapakita ng dismaya sa tuwing sinusubukan ng pamilya ni Adam na makipagkilala sa kanila. Partikular, ang pamilya nito ay may isang anak na lalaki na rin ang ngalang Peter. Talagang kinasusuklaman niya si Adam at ang kanyang pamilya. Minsan, humana pa siya ng paraan para saktan si Adam. Isang araw, dumaan si Lucy sa bahay ni Adam para makipaglaro sa kanya. Nang makita ni Peter si Lucy, nahulog siya kaagad sa kanya. Sinubukan niya mabighani si Lucy pero walang nangyari. Dahil tinanggihan ng maraming beses, medyo nakahiya si Peter. Isang araw nang si Lucy ay papunta kay Adam, siya ay pinigilan ni Peter. Bakit ba paulit-ulit mo akong tinatanggihan? Hindi lang ako gwapo at mayaman, kundi may makapangyarihang mahika. Ang daming babaeng nagkakagusto sa akin, pero ikaw, bakit ang yabang mo? Ano ngayon? Ang libo-libong mga babae na nagkakagusto sa iyo ay hindi nangangahulugan na kailangan kong maging tulad nila. Ikakasal lang kami ni Adam at siya lang ang mahal ko. Magkaroon ka ng respeto sa iyong sarili. Adam! Si Adam na naman! Nakakadismaya. Hindi siya maikukumpara sa akin. Kailangan ko siyang mahanap at ipaalam sa kanya kung sino ang panalo. Noon, kinatok ni Peter ang pinto ng bahay nila Adam. Gusto kong magkaroon ng kompetisyon ng mahika kasama ka. Bakit kailangan kitang kalabanin? Sige, may nararamdaman ako para kay Lucy at gusto kong makipagkompetensya sa iyo ng patas. Kung hindi ka duwag, magkita tayo bukas ang umaga sa kagubatan sa likod ng bayan. Tingnan natin kung sino ang mas magaling. Gusto ko rin malaman kung ano ang meron ka na nababaliw si Lucy sa'yo. Sige, sa isang kondisyon. Kapag nanalo ako, kailangan mong layon si Lucy at ang pamilya ko. Sige! Noong araw na yon, dumating ang dalawang lalaki sa oras at patas na naglaban. Dinala lang ni Adam ang kanyang patpat at si Peter naman ay nagdala ng kanyang minanang espada. Nagkaroon sila ng matinding labanan at walang gustong sumuko. Sa talento, pareho ang dalawa. Ngunit dahil sa pagmamataas, hindi nag-init si Peter sa kalaban at tuluyang natalo ni Adam. Dahil natalo ni Adam, galit na kinuha ni Peter ang espada at pumasok sa kailaliman ng kagubatan, malapit sa burol. Dumiretso siya hanggang sa makitang isang kuweba. At pagkatapos ay pumasok siya sa loob ng walang anumang plano. Napakalalim ng kuweba. Habang papasok si Peter, naririnig niya ang isang tinig na nagsasabing, "Halika rito, sumama ka sa akin." Patuloy niyang sinusundan ng boses hanggang sa lumitaw ang isang estatwa sa kanyang harapan. Kamusta anak? Apo ka ni Ginoong Daniel, di ba? Sino ka? Bakit kilala mo ko at ang aking lolo sa tuhod? Matagal na kitang hinihintay. Hindi ba't nasa kamay mo ang espada ni Daniel? Ako si Melinda, kaklase ng lolo mo at lolo ni Adam. Dati matali kaming magkakaibigan hanggang sa naging taksilang lolo sa tuhod ni Adam. Dahilan para umalis ang lolo mong si Daniel, dala ang kanyang espada. Sinubukan ko rin siyang pigilan pero walang silbi.
Higit pa riyan, sinelyohan niya ako sa rebultong ito sa loob ng 1,000 taon. Kung makakalabas lang ako, tutulungan ko ang pamilya mo na talunin si Adam para hindi na sila magyabang. Anong matutulong ko sa'yo? Hindi ako makapaniwala na ganun kalala ang lolo ni Adam. Napakasamang pamilya, kawawa ka naman. Kailangan mo lang gamitin ng espada para sirayin ang rebulto. Naniwala si Peter sa kanya at ginamit ang espada para palayain si Melinda. Si Melinda pagkatapos na mapalaya mula sa selyo ay pinakita ang tunay niyang pagkatao at tinakaw ang espada ni Peter. Sinaktan niya si Peter at ginamit ang kapangyarihan ng espada para buksan ang lagusan ng oras at bumalik sa nakaraan. Hangal at mayabang na bata! Samantala si Adam matapos talunin si Peter, umuwi siya ng masaya. Ngunit ng gabing iyon, patuloy na kumikislap at nagniningning ang hiyas sa leeg ni Adam. Bumaba si Adam para buksan ang pinto at nakita niya si Lucy na natataranta. Adam, parang may mali. Dahil patuloy na nanginginig ang hiyas sa leeg ko. Ganun din sa akin. Pumasok tayo sa loob at tingnan ko anong nangyayari. Adam, Lucy, sinamantala ni Melinda si Peter para makatakas muli. Ngayon ay ninakaw niyang espada at pinuksan ang lagusan ng oras. Bumalik siya sa nakaraan para sirain tayo. Kailangan namin ng tulong niyo ngayon. Andito lang kami palagi para sa'yo. Paano namin kayo matutulungan? Kayong dalawa, pagsamahin ang kapangyarihan ng dalawang hiyas para buksan ang lagusan ng oras at tulungan kami. Hihintayin namin kayo. Marami na ako narinig tungkol sa lagusan ng oras na ito. Isang beses lang maaaring buksan ang pinto na ito at ito ay may limitadong oras. Kaya naman kailangan mong humanap ng paraan para mabalis na matalo si Melinda at makabalik dito. Kung iiwan mong sarado ang pinto, mananatili ka sa nakaraan ng magpakailanman. Naintindihan mo? Opo, Tay! Magtiwala ka sa amin! Papasok pa lang ng pinto, nakita ni Lucy at Adam ang isang wasak na mundo. Nakita nila ang kanilang mga lolo sa tuhod na lumalaban kay Melinda. Mabilis na tumakbo si Lucy at Adam at sumama sa laban. Ngunit si Melinda, kasama ang mahiwagang espada at itim na mahika, ay naghinis malakas. Bagamat lumalaban ang husong apat, napakatindi pa rin ang labanan dahil wala silang mahanap na paraan para matalo si Melinda. Matapos magising si Peter at napagtantong nawala ang kanyang espada, alam niyang naloko siya at nagdulot ng maraming kaguluhan. Agad siyang tumakbo pa uwi at ikinwento ito sa kanyang ama. Nang marinig iyon, agad na nagalit ang kanyang ama at naramdaman niyang may masamang nangyayari. Dinala niya si Peter sa bahay ni na Adam para linawin ang lahat. Tatay ni Peter, ano bang nangyayari? Bakit parang natataranta kayong dalawa? Gusto kong linawin sa'yo. Sige, pumasok tayo sa loob. Meron bang napakahalagang bagay at kailangan mong buksan ang lagusan ng oras? Alam mo na siguro na bumalik si Melinda at niloko si Peter para nakawin ang mahiwagang espada. Ginamit niya kapangyarihang iyon para buksan ang lagusan ng oras at bumalik upang sirain ang lolo sa tuhod ni na Lucy at Adam. Kaya binuksan nilang dalawa ang lagusan na ito para bumalik sa nakaraan at tulungan siya. Melinda? Hindi ba't mabuting tao siya? Anong nangyari dati? Nagkaklase silang apat dati. Ipapasa na sana ng master ang espada sa lolo sa tuhod ni Peter. Ngunit pagkatapos ay pinili niya ang lolo sa tuhod ni Adam sa ilang kadahilanan. Galit na galit ang lolo sa tuhod ni Peter kasabay ng mga sinabi ni Melinda. Kaya kinuha niya ang espada at umalis. Pinagtaksilan sila ni Melinda at ginawa ang pinagbabawal na mahika para patayin ang kanyang master. Sinubukan pa niyang patayin ang dalawa niyang kaklase. Talagang malupit siya. Naku, matagal namin hindi naiintindihan ang pamilya mo. Paumanhin. Hahaha, ayos lang. Hindi lang kayo magkaintindihan. Tatay, dito. Dahil ito sa aking pagiging agresibo at kamangmangan,
Hayaan mo akong pumunta sa nakaraan para tulungan sina Lucy at Adam. Sige, natutuwa akong lumalaki ka at marunong kang kumilos ng responsable. Ngunit ngayon ay wala na ang iyong espada. Kailangan mo maging mas maingat. Mag-iingat po ako, huwag kang mag-alala. Matapos dumaan sa lagusan ng oras, nakita niyang naglalaban silang apat ni Melinda. Masisira na ang mahiwagang proteksyong nilikha nila at muntik na silang sirain ni Melinda. Nagmamadaling lumabas si Peter para harangan ang apat. Kaya natamaan siya ng itim na kapangyarihan ni Melinda at natumba. Mabilis naman siyang nasalo ni Adam. Diyos ko po, isa kang hangal! Kasalanan ko ang lahat kaya kailangan kong magbayad. Ipangako mo sa akin, kayo ni Lucy ay magbubuhay ng masaya. Tignan mo itong mga hangal na pinoprotektahan ng isa't isa. Sige, ililibing ko na lang kayong lahat sa isang hukay. Matapos makuha ang espada, nagsama-sama silang lima at natalo si Melinda at biglang naglaho. Sa oras na yun, ang lagusan ng oras ay unti-unting nagsasara. Mabilis na nagpaalam ang tatlong bata sa dalawang lolo sa tukod at nagmamadaling tumakbo sa lagusan para umuwi. Sa kabutihang palad, tumalon sila sa lagusan ng oras kaya ligtas silang nakauwi. Simula noon, naging magkaibigan na sila. At naging mas malapit rin ang pamilya ni na Peter at Adam. Hindi nagtagal, nagpasya sina Lucy at Adam na magdaos ng maliit na kasal na tumako sa kanilang magandang kwento ng pag-iibigan. Sa kasal, kasidenteng nabangga ni Peter ang kaibigan ni Lucy. Nagkatinginan sila ng malalim. Natanda ng pagsisimula ng bagong kwento ng pag-ibig. 500 taon nang nakakalipas, pirong isang mundo ng diwata, kung saan ang mga pambihirang nilalang gaya ng diwata, halimaw at mangkukulam ay namumuhay ng mapayapa ng magkasama. Doon ay naninirahan ng magandang paru-parong diwata na nagangalang galaksya, nakabilang sa marangal na angkan ng lupain ng alan. Siya'y nagtataglay ng isang pares ng makulay at maningning na pakpak ng paru-paro, kasama ang mahiwagang kakayahang kontroli ng mga ulap at hangin ayon sa gusto niya. Siya lang ang paru-parong diwata sa mundong iyon na may ganoong kapangyarihan. Si Galaksya ay nag-iisang anak ng paru-parong hari na namumuno sa kaharian. At siya ay talagang pinapahalagahan ng kanyang ama. Sa hindi kalayuan sa lupain ng Balan, mayroong prinsipe ng kabayo na nagangalang Harold na naninirahan sa imperyo kung saan ang lahi ng kabayong tao ang tanging iginagalang na angkal. Meron siyang tinga ng mga kabayo na nakakarinig ng mga tunog mula sa milyang layo na nagsisilbing sandata upang matukoy ang direksyon ng mga kaaway. Ang kanyang pambihirang pandinig ay nakatulong sa kanyang manalo sa maraming laban sa larangan ng digmaan na nakakuha ng paghanga mula sa mga tao. Si Harold din ang nag-iisang prinsipe ng emperador ng kabayong tao na nakatakdang magmana at mamuno sa imperyo. Kaya't siya ay pinagmamalaki ng emperador ng Balan. Nagkita si Galaksya at Harold sa isang diplomatikong pagtitipon sa pagitan ng iba't ibang bansa na naglalayong isulong ang kooperasyon at kapayapaan. Noong panahong iyon, nainis si Galaksya sa piging na puno ng mga kwentuhan ukol sa matataas na posisyon. Kaya't nagbalat kayo siya bilang celestial na paru-paro at lumipad palayo sa piging. Sa hindi inaasahan, si Galaksya ay inatake ng mabangis na alakdan at sanhi ng kanyang pinsala. Nang malapit na niyang harapin ang kamatayan, dumating ang mahusay na Prinsipe Harold upang itigtas siya. Ang pagkikitang yun ay nagdulot agad ng atraksyon at nagsimula silang mag-usap sa isa't isa. Natuklasan nilang marami silang pagkakatulad. Parehong nag-iisang prinsesa at prinsipe ng kani-kanilang mga angkan. Dahilan ng kalungkutan, dahil walang nangahas na kaibiganin sila. Magandang Galaksya. Salamat sa pagdating mo sa buhay ko. Ito'y tila isang kwento ng pag-ibig na makakakuha ng maraming suporta. Ngunit nagkaroon ng hindi inaasahang pagkakataon. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi tinanggap ng kanilang mga pamilya. Ang hari ng paru-paro ay nagtanim ng puot sa lahi ng taong kabayo. Dahil dati nilang sinalakay at winasang kang kanyang kaharian. Ang emperador ng taong kabayo ay minaliit ang mga mahiwagang nilalang. Sinisisi sila sa paglaban at pagpapahina sa imperyo ng lahi ng taong kabayo.
Pinagbawalan ng kanilang mga pamilya ang kanilang mga anak na makipag-ugnayan. Nagbanta ng digmaan kung hindi sumunod sina Galaxia at Harold. Ama, tanggapin mo po ang aming pagmamahalan. Si Harold ang taong mahal ko. Ang paru-parong hari, nagalit sa pagsuway ng kanyang mahal na anak, ay ikinulong si Galaxia sa kanyang silid. Dahil sa ayaw isuko ang kanilang pagmamahalan, nagpa siya si Galaxia at Harold na palihim na tumakas mula sa kanilang mga pamilya. Naghanap sila ng gagambang mangkukulam na may kakayahang maglakbay sa oras ng sinulid na hinabi niya gamit ang kanyang maiwagang sutla. Sina Galaxia at Harold ay nagpahayag ng pagdanais na maunawaan kung bakit ang kanilang mga pamilya ay nagtatanim ng ganong poot. Sumang-ayon ang mangkukulam na tulungan sila gamit ang sutla ng gagamba upang ipakita ang mga larawan. 500 taon nang nakakalipas, lumitaw ang isang masukal na kagubatan na naglalarawan ng buhay kung saan ang mga mahiwagang nilalang at taong kabayo ay naiibang nabubuhay sa kasalukuyan. Ang mga diwata ng paru-paro ay hindi makakalipad sa langit, ngunit pwedeng lumukso sa magagandang bulaklak, umaasa sa tangkay ng dandelion bilang pansamantalang mga pakpak. Dati, lahat ng diwata ng paru-paro ay kayang kontrolin ng hangin. Ngunit sa paglipas ng mga taon, si Galaxia lang ang nanatiling may kakayahang ito. Hindi kaya sila isinumpa na naging sanhi ng pagkawala ng likas na kakayahan ng lahi ng mga paru-paro? Ang lahi naman ng kabayong tao, meron silang matatalas na tainga at kayang tumakbo na kasing bilis ng hangin. Tumalon sila na kasing taas ang mga ibon. Sila ay mga magigiting na mandirigma na laging handang lumaban sa sino mang mananakop sa kanilang teritoryo. Sila rin ay mainitin ang ulo at magaspang. Madalas na nag-aaway at nanggugulo dahil sa walang kwentang bagay. Ngunit nagtataglay pa rin sila ng kaluluwang naghahangad ng mapayapang buhay. Habang sina Galaxia at Harold ay mas malalim ang pag-unawa sa kanilang mga angkan, nahirapan silang unawain kung bakit ganoon ang galit ng kanilang mga pamilya. Yun pala, 500 taon nang nakakalipas, ang paru-parong hari at ang emperador ng taong kabayo ay matalik na magkaibigan na lumaban sa matinding kaaway, isang higanteng dragon. Bagamat ang mga tao ay naniniwala na ang dragon ay ganap na nagapi, ito ay buhay pa rin. Gumamit ang dragon ng mahika na baguhin ang anyo nito upang maging emperador ng taong kabayo. Nilapitan ng hari ng paru-paro at sinaktan siya, binigyan ng mapanganib na lason. Ang lason na iyon ay ginawang mabangis at malisyoso ang hari ng paru-paro. Dahilan ng pagkamuhi sa lahi ng kabayo na pinaniniwalaan niyang nagtaksil sa kanya. Sa patuloy na pagdanais ng puksain ng lahat ng lahi, ipinasa ng dragon ang lason na ito sa apo ng paru-parong hari na nagdulot ng pagbabago at unti-unting nagpahina sa kanilang mga kakayahan. Kaya pala, dahil ito doon, ang aking lahi ay nawalan ng kakayahang kontrolin ng hangin. Ang lahat ay wala sa kontrol. Sinubukan ng emperador ng taong kabayo na pigilan ang haring paru-paro at hikayatin siyang itigil ang digmaan. Ngunit walang pakialam ang paru-parong hari sa gustong sabihin ng emperador ng taong kabayo. Isa kang taksil! Hindi ka karapat-dapat mabuhay sa mundong ito! Sa pagsabi nito, patuloy na sinalakay ng paru-parong hari ang emperador ng taong kabayo na walang pagpipilian kundi ang lumaban. Nasangkot sila sa mabangis na digmaan. Binago ang dati nilang mag-iibigang bansa bilang mahigpit na magkaaway. Nagulat sina Galaxia at Harold at nakaramdam na matinding panghihinayang para sa kanilang mga pamilya. Nais nilang gumawa ng isang bagay para itama ang pagkakamali ng nakaraan. Humingi sila ng tulong sa mangkukulam upang maibalik sila sa nakaraan gamit ang mahiwagang sinulid. Pakiusap, ibalik mo kami sa nakaraan! Hindi namin nahayaang maging magkaaway ang aming mga bansa! Ang paglalakbay sa oras ay may malubhang epekto at kailangan niyong magbayad ng malaking halaga! Hanggat makamit ang dalawang bansa ang kapayapaan, handa kaming magbayad ng anumang halaga! Sumang-ayon ang mangkukulam na gamitin ang kanyang mahika upang maibalik sila 500 taon nang nakakaraan. Sa harap nila, ang lahat ay magulo. Ang paru-parong hari at ang kabayong taong emperador ay nasa isang matinding labanan. Mabilis na kumamit ng mahika si Galaxia para lumikha ng bugso ng hangin na nag-ihiwalay sa pakikibakan ng paru-parong hari at ng taong kabayong emperador. Samantala, lumapit si Harold sa paru-parong hari para gamutin siya. Ginising siya mula sa kanyang galit. Ikinwento ni Harold ang lahat sa paru-parong hari.
Huh? Ukol sa higanteng dragon. Huh? Tinulungan ng haring maintindihan ang hindi pagkakaunawaan sa taong kabayong emperador. Napagtanto ng hari ng paru-paro ang pinsalang naidulot niya sa lahat ng uri ng lalalang. At lalo na sa kanyang mahal na kaibigan, nakaramdam siya ng panghihinayang. Mabilis, nilapitan ng haring paru-paro ang emperador ng taong kabayo upang humingi ng tawad at magpahayag ng pagdanais ang kapayapaan. Pinatawad din ng taong kabayong emperador ang paru-parong hari at magkasama tinapos silang digmaan. Habang ang lahat ay masaya sa pagbabalik ng kapayapaan, ang dragon ay biglang lumitaw na may masamang itsura. Nagbuga ito ng nandinginas na apoy, galit na sinunugan lahat sa paligid. Si Harold na may maraming taong karanasan sa digmaan, ay ginamit ang lahat ng lakas niya para labanan ng higanteng dragon. Gayunpaman, napakalakas ng dragon at hindi niya ito kayang talunin ng mag-isa. Sa pinakakritikal na sandali, napapanahong pinrotektahan siya ni Galaxia, ngunit bahagyang nasagatan ng sarili. Nang makitang nasaktan ng kanyang minamahal, nagalit si Harold at ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para salakayin ang kalaban. Ang paru-parong hari at ang taong kabayong emperador ay tumulong kina Harold at Galaxia para talunin ang higanteng dragon. Gumamit sila ng makapangyarihang mahika sa dragon, kaya hindi ito makatiis sa pagsalakay at naglaho sa hangin. Matapos talunin ng higanteng dragon, natapos ang digmaan sa pagitan ng dalawang kaharian. Nangako ang dalawang kaharian na hindi muling sasalakayin o sasaktan ng isa't isa. Ang dalawang kaharian ay umunlad at namuhay sa kasaganahan. Ang mga tao ay nasiyahan sa mapayapang buhay, malapit at puno ng pagmamahal. Sina Galaxia at Harold ay nakatagpo din ng kagalakan at kasiyahan. Pagkatapos, nais nilang bumalik at makita ang kinalabasan ng pagbabago sa kanilang dalawang angkan. Nang malapit nang matapos ang yugto ng paglalakbay sa oras, lumitaw ang mangkukulam, nakukunin sila pabalik. Ipinaalala sa kanila na kailangan nilang magbayad ang malaking halaga. Ang halaga pala na binanggit ng bruha ay ang alaala ni Galaxia at Harold. Sa pagbalik sa kasalukuyan, ang dalawang bansa ay namuhay ng payapa. Ngunit hindi na nila maalala ang isa't isa tulad ng estranghero. Ang paru-parong hari at taong kabayong emperador ay pinareha sa kasal ang prinsesa at ang prinsipe. Bagamat hindi pamilyar, sila'y konektado gamit ang hindi maipaliwanag na ugnayan. Kinanap ang seremonya ng kasal ni Galaxia at Harold na sinaksihan at binasbasan ng lahat. Tumingin sila sa mata ng isa't isa at nakaramdam ng mahiwagang koneksyon sa kanilang kalooban. Naantig at umibig ang dalawa at namuhay ng maligaya magpakailanman. Fairy tale.